Hey guys, welcome to my channel, and I am Junior Benz, and most of my videos are video tutorials. In this episode, napakaganda ng ating pag-uusapan dahil isa itong importanteng dapat nating malaman bago tayo magpapatuyo ng ating dream house. Kasi you might be telling to yourself na you are too young to start building your dream house, or I hope that we are all in a perfect state na talagang nagpaplano tayo na magpatayo ng ating mga sariling bahay at mapapanood mo ang video na ito. At lalo pang magiging excited at makabuluhang ang episode na ito dahil meron pa akong makakasamang isang magaling na engineer dito sa Middle East para i-share ang kanyang expertise related sa topic na nilagay natin sa ating title. But before that, let me ask a favor from you guys to please do consider subscribing my channel, hit that notification bell, and please give this video a thumbs up. Ang una po nating pag-uusapan is all about planning. Ang tanong dito ay, gaano ka-importante magplano bago magpatayo ng sariling bahay? So, together with us, sa ating vlog, I see Engineer Fridel De Vera. So, basically, Engineer Fridel, natanong lang kita kung ano yung magiging insights doon sa planning points natin. Before tayo magpatayo ng ating sariling bahay, dapat nakaplano. So, sa perspektibo ng pagiging isang engineer, anong kalagahan ng pagpaplano before tayo mag-engage sa ating or execution ng ating project? Okay, thank you, Master Benz. Unang-una sa lahat, no? Salamat sa pag-invita sa akin. At ako'y natutuwa na isasama mo ko sa mga vlogs mo. So, unang-una sa lahat, actually, ang pagpapatayo ng bahay, masasabi ko na isa ito sa milestone ng ating buhay. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Kasi pag sinabi natin magpapatayo tayo ng bahay, achievement natin yan eh. Way back in the Philippines, around starting 2004 onwards until 2012 before I come here to Saudi Arabia, napaka-active po talaga when it comes to constructing houses. Especially mga bungalows and two-story houses. Yan ang isa sa mga masasabi ko ring sideline ko nung nandun ako sa Pilipinas, aside from teaching sa university. Going back 2004, during those years, 2005, 6, and 7, and 8 onwards until 2010, siguro masasabi ko nakapagpatayo ako ng around 15 to 20 houses. Private-funded projects and even loans. Mostly, mga loans yun sa mga pag-ibig. Okay, paano nga ba mag-start ng isang individual na magpapatayo ng bahay? Unang-una, pag ikaw ay magpapatayo ng bahay, may mga kailangan kang i-consult. Mga tinatawag nating mga design professionals. Okay? So, based from my experience, may mga kliyente ako na tumatawag sa akin, tapos mag-meet up kami, pupunta ako sa bahay nila, and then wala pa talaga silang ka-idea. Ang unang-una lang gusto nilang sabihin, engineer, magpapatayo ako ng bahay. Sabi ko naman, okay, may mga options tayo, marami tayong mga options, bibigyan kita ng magpipilian, let's say, catalog muna para at least magka-idea siya, and then later on, magsasabi na siya ng budget. Kasi unang-una dyan, pag-uusapan ninyo later on, meron na siyang napiling design or kung meron pang nasa isip niya, sasabihin niya sa'yo, let's say, 2 bedrooms, 3 bedrooms with this kind of specifications, saka ka magbibigay rin ng rough estimate mo as an engineer. Kasi basically, sila talaga mismo yung magsasabi kung anong yung requirement. So, galing talaga sa kanila kung ilan yung bedrooms na gusto nila, mga ganyan. Definitely, yes. Galing talaga sa kanila. Ang magiging role lang natin as an engineer, we will pursue their dreams when it comes to their choices. No? Kung ilan, ano pa yung mga designs nila at saka kung ano yung mga gusto nilang ilagay sa bahay nila. So, definitely, unang-una dyan is they will consult you. They will tell you exactly what they want to happen. They will tell you exactly what they want to have in their designs. Saka magkakaroon ng design mo. Ako, ang mangyayari sa akin normally, sasabihin nila sa akin yung specifications ng bahay. Hindi pa kami nag-uusap ng presyo actually. Wala pa kami pag-uusap sa presyo niya. Sasabihin niya sa akin, engineer, gusto ko ng 3 bedrooms with 2 bathrooms at saka yung private bathroom ng master bedroom. After that, he will give me around 1 week to prepare at least 3 schemes. Tayo ng mga engineers, magpre-prepare tayo ng mga schemes, mga sketches pa lang ba? Floor plan. Ako, nagpre-prepare ako ng ABC, 3, para mamimili siya. Balik ko sa kanya, pag meet up namin, magkakaroon na siya ng idea. Okay, ito yung gusto ko. So, pagkasabi niya, ito yung gusto ko, sa tanungin na niya kagad yan yung price. Okay, ako naman, as an engineer, mayroon na talaga akong alam kung magkano normally ang price per square meter roughly. Hindi siya yung actual estimate na kung saan matatapos yung bahay, pero per square meter, alam mo na
kung ano yung magiging presyo niya. Para at least may idea na yung client natin. Pero depende pa yan, ha? Kung ano talaga yung magiging usapan ninyo later on, no? Kung ipapakontrata ba niya sa'yo, straight contract or labor contract only or pwede rin consultation lang. Sila na bahala sa mga tao at saka mga materials. Pwede rin ganun. Ano pag-uusapan? Kasama yung construction. Pero ngayon, ang pag-uusapan muna natin is consultation lang muna. Pagka sa consultation, unang-una, yun nga, magsisimula kayo sa conception phase. No? After that, mamimili na siya ng mga designs na gusto niya based from your presentation kasi magbibigay ka ng presentation sa mga schemes mo. No? So definitely, after that, makakapili siya ng design. Later on, tatanungin ka niya ng price. Magbibigay ka ng rough estimate when 10 to 20% higher or lower than that. Magkakaroon na siya ng idea yung price. Then after that, tutuloy-tuloy na yan. Pagka, depende nga kung anong gusto nyong contract. Pagpa consultation lang, mag-start na kayo ng planning ng bahay, okay? At pagkatapos ng plano ng bahay, doon na kayo mag-uusap siguro kung ano yung gusto ninyong mangyayari. Kung ikaw pa magpapos kayo, o siya na lang, or per day ka na lang na sasahuran din niya na bibisita sa bahay niya para tignan, no? As a project engineer lang, no? Consultation nga ba yung per day? Pwede rin ganun. So basically, yun yung dapat nating tatandaan, no, pag sabihin natin magpaplano tayo ng ating mga ideal dream houses. Parang i-consider natin na meron tayong choices kung ano ang magiging. Parang na-visualize mo na yung mga occupants. So ito yung mga requirement, number of rooms, yung mga CR na kailangan. So basically, yun yung mga initial na dapat mong sabihin sa engineer mo para siya ang mag-manage ng design kung paano niya gawa ng design yun. Tapos na tayo dun sa first point. Ang susunod po nating topic ay ang time management. Ang tanong dito ay gaano ka-importante ang panahon na i-google mo kung ikaw ay nagpapatayo ng sarili mong bahay? Alright, gaya nga ng sabi ko kanina sa iyo na ang pagpapatayo ng bahay is I considered it as a milestone, no? Yes. Pag sinabi kong milestone is napaka-importanting achievement yan, napaka-importanting mangyayari sa buhay mo yan. So, definitely, yung panahon na i-google mo dyan is napakalaking time. Marami na akong mga kliyente na nagawan ng mga bahay na talaga namang ang time nila, todo talaga, as in even they escape their time, you know, going to their offices just to meet me. Kasi lalong-lalo na pagka naghahabol na kami ng mga deadline sa pag-file ng loan sa Pag-ibig, kung ipululo niya sa Pag-ibig. Or even he or she will invite me to their offices para lang mag-usap kami. So yung time talaga is ibibigay mo talaga yung 100%. Hindi mo pwedeng ibigay lang 50-50. Okay? As an owner, I'm not speaking here as an engineer. I will put my shoe to the owner side, no? Yes. Okay. I will put it 100% talaga. Kasi this is a very, very important event of your life. Unang-una, titirhan nyo yan, gagastusan mo yan, hindi mo gustong mangyari later on na magkaroon ka ng problema. Definitely, I can say, put your 100%. Kung mayroong ka talagang timeline, napakalaga kasi yung planning. Kaya inuna natin yung planning kasi yun talagang pinaka parang before doing something, dapat nakaplano lahat. So, yun na yung point mo is, you should have 100% na ibigay dun sa endeavor, yes, or sa project na yun. Kung as much as possible, lahat-lahat ng pwede mong iano kasi milestone yan. I agree for that. Pero how about, ano yung magiging, ang maibigay mong advice? Say for example, sa ating mga OFW na we are here, wala tayo sa Pilipinas, ano kaya ang maibigay mong advice sa ating mga viewers na nandito abroad, tapos gusto nilang magpatayo ng bahay sa Pilipinas. Sa time na perspective, ano kayang may advice mo para sa ating mga viewers? Napakagandang tanong, no? Lalong-lalo na tayo ng mga OFW. Marami actually mga OFW na nagpapatayo ng bahay na wala sa Pilipinas. Physically, they are not there to consult professionals just like us, no? Engineers, and even to know more on how really to construct a house, no? So ang mapapayo ko lang is that unang-una sa lahat, meron kang isa or dalawa na nakakausap sa Pilipinas na pwede silang mag-consult doon sa engineer mo or architect mo. Okay? As a representative, no? Lalong-lalo na pag i-construct mo na yung bahay. Pagka sa planning, okay pa eh. Pwede ka pang makipag-usap through video calls or whatsoever. Pero when it comes to execution na, napakahirap niyan pag wala ka. Kailangan may katiwala ka doon. It's either kapatid mo, asawa mo, or napagkakatiwalaan mong tao na pwede siyang mautusan or talagang ikaw yung nire-representa niya. Yun yung word na gusto kong i-catch up, yung pagkakatiwalaan mong tao na pwede mong i-surrender ang lahat ng responsibility instead of you na
nandun sa Pilipinas. Ayan. To add up lang, no, Sir Benz, to add up lang, no. May mga kliyente na rin kasi ako na abroad, actually. Initially, sila ang nakakausap ko when it comes to the preparations of the plans, when it comes to how the construction will go. And then when it comes to the execution niya, nung mag-start na kami ng construction, yung representative na niya ang nakakausap ko. Okay? Yun ang napakahalaga kasi yung representative mo, kapatid mo, or sino mang kaibigan mo na pwede kang magtiwala. Yun yung ating pangalawang points at... Ang ating susunod na katanungan ay related sa ating budget. Gaano ka-importanting malaman ang dapat na halaga na intend dun sa project, dun sa bahay na itatayo natin? Ang ating third point would be budgeting. So, ano ang kalagahan? Say, for example, kung meron kang talagang naka-set aside na budget good for that project, or if you have that little amount pero gusto mo na talagang magkaroon ng bahay, or you have that exact amount, 1.5 million. Ano yung mas magandang gawin mo doon sa bahay mo? Alright, ganito yan, no? Pag-uusapan muna natin yung willingness mo. Decided ka na ba talaga na magpapatayo ng bahay or hindi pa talaga? Baka naman na-excite ka lang. May mga ganyang feeling kasi. Ngayon, may mga kliyente ako, mayroong pera sila, pero pagdating sa estimation na, pinakita ko yung kung gusto nilang finish. Let's say, totally finish, elegant finish. Make sure na yung pera na gagamitin ninyo as an owner, yung bahay na matatapos is secured and livable. Pag sinabi kong secured and livable, pwede ka nang bumahay doon. Kunyari, ang gusto mo mangyari talaga, nakapalitada, pero hindi pa kaya ng budget mo, okay lang. Pwede ka na magpatayo ng bahay. Basta secured ka, hindi ka papasukan ng magnanakaw. Livable, pwede ka nang bumahay. Meron ka ng tubig, kuryente, lahat ng supply na utilities na pwede mong gamitin. Correct. Although, kalahati pa lang yung pera mo, nandun ka na. Pwede mo nang gamitin yung bahay mo. And then eventually, kung meron ka na ulit pera, monthly na papasok na income mo, saka mo ulit tutuloy hanggat matapos mo yung bahay. So, advice ko, nagpatayo ka nga ng bahay kahit hindi pa siya finished. Basta pwede ka nang bumahay doon, pwede ka nang tumira, secured ka, livable ang bahay mo, go for it. Yun ang advice ko. So kahit na medyo sakto lang yung pera, basta at least no, ma-form mo na yung pwede mo nung tirahan. Yes. Go for it. Yes. Parang ganun yung concept yes. natin as an engineer. Not necessarily yes. na parang perfect ang lahat before ka matirahan. So ayan, pwede na tayong patayin ng ating mga bahay. Ang susunod nating topic ay related sa mga professional consultations or kung saan ba tayo pupunta sa panahon ng tayo ay magpapatayo ng ating sariling bahay. Ngayon, yung ating pinaka-last point is saan ba talaga sila pupunta para magpatayo ako ng aking bahay? Either sa architect ba, sa electrical engineer, sa civil engineer. So, para at least mabigyan natin sila ng idea na totally, hindi sila ma-out of map. Yes, Sir Benz, no? Ang suggestion ko, no? Ito, lagi kong sinasabi, ang pagpapatayo ng bahay, it can happen only once in your life. So, I consider it as a milestone. Agree. No? Ngayon, ikaw ba, kung may sakit ka, kung saan-saan ka na lang bang pupunta, sa albularyo na lang, hindi lisensyado, no? You will not risk your life. Correct. With those persons that are not guaranteed. Kung may pera ka, at gusto mo talaga magpatay ng bahay, humanap ka ng licensed professional. Yes. Marami kasing mga nagpapatay ng bahay na, oh sige, kuha na lang ng mga maestro carpentero dyan na marunong lang maglagari. Okay, yeah, they can finish your house. Pero asa-asan yung guarantee na yung bahay mo eh matibay? Iba kasi paggawa ng lisensyado eh. For example, as no, paggawa ng isang engineer, panatag ka na kahit anong mangyari sa bahay mo, secured ka. At kung mayroong mangyari, may hahabulin kang engineer. Hindi naman ipupusta ng engineer yung bahay mo, sa lisensya lang niya, no? Kung ako gagawa ng bahay mo, I will make sure talaga na quality yung bahay mo. Correct. Hindi gaya nung carpentero lang. Pag nagkaloko-loko yung bahay mo, lumindol lang ng intensity 2, biglang tapa, haabuli mo ba yung carpentero? Wala na, hindi mo siya wala kang may kakaso. Not unless, pagka nagka-problema bahay mo, si engineer, architect, pwede mo siyang kasuhan later on. Example, wala pang isang taon, lumindor lang ng ganun 2 intensity 2 to intensity 3, lumapa ang bahay. So, ano, may habol ka. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin ay kanino ka ba pupunta? Yeah, okay. Ito ang masasabi ko, no? Tayo kasi na civil engineers, no? Kaya natin sa structural, pwede rin tayo sa architectural. What I mean to say is, ang forte talaga natin is the strength of the house, kung gaano katibay. Actually, secondary lang naman ng ano eh, yung aesthetic o yung beauty. Unang-una, dapat matibay yung bahay mo. Pangalawa na yung beauty. No? Ngayon, kung pupunta ka sa engineer, parang one-stop shop ka na sa civil engineer. Matibay na yung bahay mo, maganda pa. Okay? Kasi
ginagawa muna nating matibay yung bahay, susunod, pagagandahin na natin. On the other side, if you will consult an architect, yes, they can make your house as beautiful, no, as those houses that you can see in the magazine, in the television. No? Yes, they are really good designers. Pero when it comes to two-story to three-story buildings, kukonsult at kukonsult yan sa mga civil engineers. Kasi unang-una, hindi sila pwedeng mag-design ng structures. Tayo lang na civil engineers ang pwedeng mag-design dyan. Kung gusto mo talaga, no, may pera ka naman, kung wala kang problema sa budget mo, pwede kang i-consult mo lahat ng mga professionals na yun. Okay, I will consult my architectural design to architect. I will consult my structural design to a civil engineer. I will consult my plumbing design to a master plumber or to a sanitary engineer. So, doesn't matter. Sa lahat naman yan, pwede mong puntahan. Pero kung gusto mo talaga na ikaw ay nakakasiguro, make sure na lahat ng pupuntahan mo ay professionals and licensed practitioners talaga. So, yun talaga yung kung tayo sa mga professionals at titingnan din natin yung mga parang kung saan pa mga resume, yung mga background. Mag-background check tayo kasi mas maganda yung nakita natin yung output ng professional na nagustuhan nila. Yes, sir. And then, actually, yun lang yung ano natin, yung point. So I hope guys that you learned something out from this video. It's a nice conversation sa ating pinakabuting kaibigan si Fridel. Salamat, Engineer Fridel, sa pag-unlock sa ating invitation para at least mabigyan natin ng advice. A sort of mga kailangan nating tandaan before tayo magpatayo ng ating mga dream house. Yun nga, yun yung milestone, yung mga words na dapat nating tandaan, yung mga pagkakatiwalaan, yun yung dapat nating tandaan before going sa execution ng ating mga plano sa ating bahay. So I guess that's it for this vlog and have a great day. God bless. Salamat!